Hi! Good day sa inyo, mga kajuts. Mga katips pala. Hindi pala, mga kamims. Yan. Medyo maganda yung gising natin ngayon dahil sa mga nababalitaan natin itong nakaraang araw. Di ba na nagbunga ng success itong mga kino-cover nating video. Ito na nga yung Made in Malacanang. Merong good news na pinalabas at pinost ngayon si Direk Daryl Yap. Ito na nga ang Vlogger's Night. Nakaka-excite. Oh my God. Pero ito kasi yung post niya. Check nyo guys. Yan, kita nyo, di ba? Direk Daryl Yap Vlogger's Night. Thanksgiving dinner party for the volunteer vloggers of Made in Malacanang. Nakaka-excite guys kasi di ba? Kahit papaano eh meron tayong nagawa para ma-appreciate tayo ni Direk Daryl Yap. Hindi man niya tayo kilala isa-isa, pero di ba at least alam niya na malaki ang naitulong ng mga vlogger. Okay na ako doon. Pero sana mas okay kung makakapunta talaga tayo at meron talagang invitation, di ba? Sa to say lang talaga eh, hindi siya ganun ka-open in public. Although naka-public yung post niya, pero check nyo to. And ito, ayan, nakita nyo, di ba? Direk Daryl Yap, sa lahat ng vloggers na nag-cover, sa lahat ng vloggers na nag-cover na Made in Malacanang, sa mga sinihan, mangyaring makipag-ugnayan kay Arel Evana. I-message nyo po siya ng may kasamang link ng inyong vlog sa pag-cover ng pelikula. Magkita-kita tayo sa August 10. Buong detalye po ay gagawin sa group chat. Ayun nga lang guys. Siyempre naman, nauna na tayo mag-send ng link dyan. Di ba bago tayo gumawa ng video? Actually, kagabi pa, nag-send tayo ng mga links na mga ginawa natin dun sa mall. Di ba yung mga pagko-cover natin dun, mga nag-interview tayo ng mga nanood. At ito pa yung pati yung pagpasok natin sa sinehan dun ng katip. So yun, masaya ko lang na ibinabalita sa inyo na kahit paano yung na-appreciate tayo ni Direk. Ayun nga lang, medyo nakakalungkot lang kasi August 9 na ngayon, guys. August 10, bukas na itong mangyayari. Diba? Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo sinisini. Ni Sir Ariel Evana, shoutout naman sa iyo. Diba? Sana naman mabigyan naman ng chance. Diba? Marami naman akong kakilala. Hindi lang po ako, marami akong kakilala ng vlogger talaga naman na alam nyo, in-effort talaga nila na pumunta ng mall at kung saan-saan pa talaga mag-cover. Sana lang talaga mabigyan ng chance, diba? At least kahit paano ma-experience din namin yung makasama naman tong mga idol namin. Diba? Yung batikang director na si Direk Daryl Yap. Oh my gosh. Gigigil ako sa'yo. Ayun nga lang. Eh, kung gugustuhin rin naman namin pumunta, diba? Eh, wala naman siyang binigay na location. Lahat ng mga details, guys, eh, kailangan sa group chat. So, ibig sabihin, parang hindi ka pwedeng magpunta doon na wala kang invitation or confirmation, di ba? Although, kahit na nakapost in public na ayan nga, pupunta ka doon, eh, invited ka dahil nag-cover ka ng vlogs ng Made in Malacanang, eh, parang hindi ka pa rin invited. Parang feeling ko ganun. Ano ba naman to, wait lang. Ayun nga, kasi nga, diba, lahat malalaman sa group chat. So, kunwari, gustuin ko man pumunta doon dahil nga vlogger ako, alam ko sa sarili ko na minado ako na nag-cover po ako ng Made in Malacanang. Kaso saan? Diba? Saan ko malalaman kung saan ako pupunta? Ano ba ang attire? Siyempre, malamang vloggers night yan, diba? Siyempre, feeling ko mga pa-formal-formal yan. Na-excite na agad ako kasi naalala ko yung gown na sinuot ko nandun sa angkas night naman namin para masusuot ko ulit siya this time. Kaso nga lang, hanggang ngayon wala pang confirmation, di ba? Sana lang talaga, no? Sana lang talaga mag-reply na tong si Sir Arel Evana. Ayan guys, tingnan nyo. Nag-share na ako ng link sa kanya. So, ayan. Nakapag-share na ako ng link sa kanya. Ayan, no? Papakita ko sa inyo, guys. No, yung screenshot na nag-share na ako sa kanya. Ayan, oh. Kita nyo, minessage ko na siya. Sir Arel, baka naman.
ba? Ay, sir, nakita ko pang post ni Direk Darylia, mga vlogger siya ng mga person meeting Malacanang. See? Ayun, diba? Sana po mapansin. Kasi after nung hindi pa rin talaga nagre-reply. Feeling ko sobrang daming inquiries na ni Sir Arel, diba? Pero kung hindi man ako, siguro naisip ko baka kasi bukas na yun eh. Diba, napakagahol na ng time. Talagang feeling ko pinag-aanda. Diba? Yung mga kasama ko dun sa Goldfish, sila Kuya JDB, si Kuya Karunungan, si Marapot, si Kuya Neil, yan, diba? Mga nag-cover sila na made in Malacanang, isa na naman, diba? Bigyan naman ng chance. Minsan lang namin mararanasan yung mga ganyan na mga kasama namin yung talaga mga prestigious na director. Guys, pero sana guys, kung hindi man tayo ma-invite, kasi medyo gahol na yan sa oras eh, diba? Sana talaga may makita tayo man lang na kilala natin na talaga namang deserving na nandun sa vloggers night na yun. Diba? Nakakaingit lang sana. Makakaramdam tayo na ingit na kapag nandun sila, sana tayo rin. Diba? Yung parang ganun. Pero anyway, basta masaya na ako dun na kahit pa paano ay nabigyan ng importansya, di ba? Napansin yung effort ng mga vloggers, di ba? Aminin na natin, kung hindi dahil sa mga vloggers, hindi rin naman talaga tataas ang gross na made in Malacanang. Siyempre, di ba? Kami yung nagbabalita sa inyo eh. Ayan mo. Di ba? Yung mga pasikat-pasikat namin dyan sa mga video namin, ganyan. Yung mga pagpunta-punta namin sa mall, di ba? Ito, tulad na ito, papakita ko lang sa inyo, mga kahit na panood nyo na. Ayan, guys, ito na yung mga naglalabas sa mga nanood ng movie. Mala Imelda! Na pumupunta tayo sa sinehan, kahit bumabaha na, kahit bumabagyo na sa labas, go pa rin tayo para lang matutukan natin kung ano ba yung kalagayan ng movie na to. Kahit pa binabagyo, talaga bang nagde-trending, pinupuntahan ba rin to talaga ng mga tao, di ba? Yung mga nakaka-excite na part na totoo naman na may mga naitulong naman talaga yung vloggers, lalo na sa pagtaas ng gross, di ba? Ng made in Malacanang. Kasi syempre, hindi naman kami binayaran dito yung effort man lang, yung ma-realize man lang, yung maramdaman man lang yun. Di ba? Na isa rin kami sa mga tumulong, di ba? Para mapataas rin naman talaga. Nakakatuwa lang. May mga appreciation. Diba? Kahit nababash na kami sa mga ina-upload namin na videos na kasi ang mga Pinklawan, ganito ganyan, ang mga made in Malacanang din naman, ganyan ganyan, diba? Wala, hindi, sinasatabi natin yung mga bash na yan, diba? Kasi alam naman talaga natin yung totoo. Tayo yung pumupunta doon, sila nanonood lang sa mga videos natin, madali silang maggawa-gawa ng kahit anong komento, diba? Pero wala sila doon sa sitwasyon, hindi nila nararamdaman yung tension na kapag kakaharap mo na yung Pinklawan at idedepensa mo talaga kung gano'ng kaganda yung made in Malacanang. Ang kapal ng mukha para itapat mo yung ganyang klaseng pelikula sa made in Malacanang, diba? Tinatanggap natin yung mga ganyang pambabash. Diba? Nasasabihan pa tayo na kung ano-ano. Pero ay, yun na nga, balik tayo dun sa direct Daryl siya, Vloggers Night. Diba? Ayun lang, nakaka-excite lang. Ayun na nga guys, hindi pa nga ako invited pero na-excite ako. Well, okay lang. Well, okay lang. Siguro kung deserve naman nila, talagang kilala ko naman sila, di ba? Ayun lang, kasi sa yun lang, hindi ka lang makakapunta kasi ng direkta kahit gustuhin ko man dahil hindi naman nakapublic ang details kung saan man yun. Di ba? Ang pangit naman na dahil vlogger kayo, magiging gatecrasher ka nila, magbibida-bida ka na, uy, nandito po yung link ko, ganyan ako po, nag-cover din ako, di ba? Kahit pa paano magkaroon pa rin tayo ng respect. Alam naman natin sa sarili natin kung ano yung naitulong natin. So, yun lang naman yun, guys. Yun, hopefully, sana today mag-reply pa rin si Sir Aren. Ayan, sa Vloggers Night na ni Direk Darylia. So, ayun lang naman, guys!